morning, good afternoon, good evening. Meron na tayong bagong vlog, no? Ano itong vlog natin? 1985, 50 centavos, no? Mahirap hanapin ko, guys, no? Ito yung katulad na sinabi ko sa huling vlog ko. Re-reviewin natin, no? Pero, doon tayo sa itong review, no? Nagtumingin ako sa namista, guys. Wala akong makita, no? Wala akong makita nito. Na, kung position niya, information about the, yung, ano yung metal niya, ilan yung dami ng ginawa niya, no? Akin lang siya ng demonetize siguro, alam naman natin yun kasi biglang pinalitan ko ng maliit na 50 centavos yun, no? Nasa 91 ata, 94, no? Pinalitan siya ron. Pero ito, tumingin ka sa namisa sa kaibang site, wala akong makita, guys. Wala tayong makita ng ganito klaseng coin. Kaya sabi ko, ang hirap hanapin ito. Pero re-reviewin pala natin. Mas maganda yung ganun. Mas mahirap hanapin, mas mataas ang value. Yun yung nasabi natin mga isang rare na tumingin ako sa namisa, guys. Wala akong nakita. Tumingin ako sa iba information. Wala akong nakita. Kayo baka meron mag-message kayo. No? Kaya hindi natin ma-review yung composition nito at yung maintenance nito. Pero sa pricing, may nagbibenta. No? May nagbibenta. Yung isa nga mahal ang benta niya ito. Pero sabihin pa rin natin kanyang coin yun eh. Yeah, kanya yun. Kaya hindi ako maglalagay ng composition nito. Kasi wala akong information eh. Pero standard na sa atin yun. Lagi natin sinasabi. Ano ang gagawin natin kung wala tayong makita? Pangit pa yun. Para sa akin mas maganda yun. Bakit? Kasi hindi makita eh. Rare yun, no? Sabihin, unknown. Pag unknown ang isang coin, na wala siyang katulad, mas mataas ang presyo. Kaya itong binlag ko, hindi ko pa nga nilinis, guys. Hindi ko pa nilinis. Kasi nga, sabi ko, mukhang mataas ang value na ito. No? Hindi naman lahat, siguro naman, hindi naman tayo expert na expert, no? Pero, marami na tayong karanasan. At sabihin ko, totoo, ayoko yung magmamarunong, ah, ma, ganito yan, ganito. Eh, yung pala, mali. Ha? Kaya, inaano natin, no? Sinasabi natin totoo. Malaki to, guys, no? Meron pa rito yung mas, yung medyo ang kulay niya, parang yung pisong luma 1972, no? Parang may pagka silver na ano, bronze, no? Pero sumunod, eto na, no? 50, sumunod yung maliit na parang tanso na, no? Medyo makinang, no? Pero eto, alas wala akong mga information, kaya marami pa akong nakalinyang vlog dyan, guys. Marami ko tayong nakalinyang mga Philippine coin. Kaya alam minsan, kung ano yung tingin ko magandang i-vlog, di ba? Nasa mood-mood yan eh. Marami akong foreign coin dyan. No? Kaya gusto ko kasi pag ako nag-unahin ko yung magaganda, informative o high price. No? Sa kanila, hindi siguro mataas yun. Kasi kung nag-pressure, tama lang. Kaya sabi ko, kung nag-pressure ka, doon ka sa itaas. Tapos ang linggo, hindi nag-move ba paano? Okay, isang buwan ka bago magpalit, no? Hanggang sa satisfied ka na. Ano ang marketing niya? Kung siya magbenta agad, benta mo na mababa. Pero, nag-research ka muna kung talagang mababa ang maya, di ba? Ganun tayo, research. Kung may una, kaya minsan iba, walang internet din, no? Wala pa, panload ng data nila. Kaya hirap din, no? Hindi lang ganun kadali na pipindot ka. Talagang problema natin, puro pera, no? Guys, puro pera. Yun, guys, no? Talagang nasabi ko talagang, wala akong information na bibigay, no? Kahit sa namisa, wala. Yung ibang na 50 centavos meron, no? Kaya ngayon, guys, represyo nga natin siya, no? Magkano bang brakita ko sa presyo? Sa Lazada, may nabibenta, guys, no? 1985, 800 yung isa. Isang piraso lang, ha? Yung condition niya, alas, hindi naman masyadong maganda, no? Tapos, no? Meron doon 83, 84. Oh, yung 1 year, it is. Pero, mas konti ito. Tapos sa eBay naman, guys, sa akin ka kami, $6, wala pang shipping yun, no? Wala pang shipping yun, $6, no? Oh, 300, tapos isa naman doon, meron 1983 naman yung date niya. Itong 600 na to, 85 doon, no? Yung sa Lazada, 85 din. Tapos ito naman, 1983, 274. $274, no? $0.99 pa. Kali, halos 10,000 yun. No? Kasi $100, 5,000. Isa 5 times 15. Plus 75. Gawin natin 70. Yung lang 79 to 74. No? Kasi sinulat ko na, guys. Eh. Yung kinuha ko sa Lazada, sinusulat ko. Minsan, sinusulat medyo. Kasi
si anak ko minsan nagsusulat, no? Tapos may $13 siya. Mas more than 10, no? More than 13,000, no? Ganun, something like that, no? Yun ang presyohan nito ko na to. May shipping ko yung $13. Kaya nga sabi ko, para sa akin, guys, sa dami ng collection, kasi kung nakita nyo naman yung mga coins ko, no? Sa dami ng collection ko, isa lang ang meron ako nito. At wala pa ako makuha informasyon, nasyak ako. Hindi ko naman ito sabihin mo yung akin to, no? Minsan kasi meron tayong coin na bigla na lang binibigay sa atin, no? Karamihan, bigay. Nung araw pa tayo bumibili. O, meron tayong, may bumibili tayo nung araw. Eh. Pero marami rin tayong binigay na lang sa atin. Kasi kilala tayo rito. Eh. No? Lovers lang tayo nung araw ng coins, no? For my own collection, siya nag-double-double na. Pero ngayon, may bentahan na, may marketing. Di ba? Sino ba magkasabi ngayon? Kakaroon tayo ng mga market sa mga ganito. Pero totoo naman yung market naman ito. Kasi yung collector. Pero mas malaki ang market ngayon. No? Kasi malaki na yung site natin ngayon. May internet na tayo. No? Kaya nga sabi ko, maghanap ka, baka makachamba ka. Tapos sa event ako sinisang libro to. Sama ka ba? O. Diba? Sa, hindi, sa taong kailangan ng pera, malaki na yun. Pero, may pera siguro. Sa Pilipinas, kasi ang hirap eh, guys. Minsan talaga matindi discard yung magto sa atin para umangat ka. Minsan nagsisiraan pa nga tayo eh. Diba? O, kampi-kampihan. Kaya nga sabi ko, yun guys, no, wala akong makita. Yun ang i-message nyo ko kung ano yung composition ito, di ba? Sabihin nyo sa akin sa message ko. Para lang tulungan tayo rito kasi hindi naman tayo sabihin natin. No? Nagpapataasan tayo ng ere. Minsan binabumabatikos din ako sa ibang vlogger, di ba? Sabihin nyo ito, sagutin nyo pag nag-message. Kasi sabi ko, pag may nakita tayong naapi o naargabyado, para bang gusto natin magsalita. Diba? Hindi naman masama yun. Sabi nga ng Biblia, makialam ka, isigaw mo. Diba? Nakita mo, makialam ka lalo kung may inaapi. No? Ganun ang attitude ko. No? Kaya ang sabi ko, minsan nakita niyo yung ibang style ng vlogging ko. Kasi yung itulad yung sarili ko na hindi naman ako. Ako to eh. Kaya ito yung ginagawa natin. Ako to. No? Ako yung gantong style ko. No? Ganto yung pagkatao natin. Hindi tayo magiging plastic dito. No? Kaya kung paano ako magsalita, paano ako mamuna, yun ako, no? Hindi natin sabihin na para lang tayo kumita ng marami, manloloko tayo. I-style ko yun eh. Diba? Mas masarap makipag-usap sa taong totoo yung sinasabi, no? Ngayon, no? Lazada, 800, 1985. Sa eBay, 1985, $6. Tapos sa eBay ulit ito, $274 to $79, no? Hindi ko alam kung sinagamal yung sulat yung anak ko eh. Basta something like that, $270 plus $13 shipping. Yun yung nakita namin. Kaya may value ito. Para sa akin, opinion ko yun. Ha? Pero kailangan, para may value yan, iingatan mo yung coin mo. Huwag mo masaya. Ito, tuwin ko ba nililinis. Diba? Maglinis mo ito guys. Kaya ano natin yun. Yung tamang linis, no? Ayaw natin mahabang video guys, no? Hindi na, sa sensya na kanya, ako nakagigay ng composition. Talagang yun ang totoo. Itong channel ko guys, channel nyo rin ito. No? Tulungan nyo ako ma-monetize. Kasi pag na-monetize tayo, pare-pare tayong happy rito, no? Ayaw natin lonely, no? Subscribe, like, comment, share. Thank you.